Ano pa? Malinis at marumi. Yun nabanggit ko mga pagkain kanina, yun po yung tinatawag na marumi at pinagbawal ng Diyos. Dahil nung sinilip ko na rin, inaaral ng John Hopkins University, nakita nila maraming toxic substance yung mga juices niyan. Mataas sa lead, arsenic, mercury, hydrogen sulfide, amines, phenols, ammonia, uric acid, nitrogen, nitrosamine, benzofrin, and lahat po ng waste ng dagat. Kaya congratulations, marumi na ang dugo. For the life of the flesh is in the blood. Babalik tayo dun eh. So kasi nga, sinasabi ng iba, ang katawan daw ay templo ng Diyos. Totoo naman. Dahil ikaw ay Diyos din. Nakasulat yun sa Psalms. Nakasulat yan na ginawa kakawangis ng Diyos. So ikaw yung, kung tawagin sa Hebrew, Bani Elohim. Ibig sabihin, small gods, particles ka rin ng Diyos. Kahit libag ka, libag ka ng Diyos. O ikaw ay ano pa rin, espiritu ka pa rin, kawangis niya. Okay? So, malinis lang ang ni-require niya. And, dalawa rin naman patutunguhan kapag sumuway ka eh. Blessing and curse. Hindi ibig sabihin, mayaman ka, blessed ka na. Hindi totoo yan, ha? Ang daming mayaman, pati magnanakaw eh. Puro magnanakaw nga eh. At ang haba pa rin ang buhay, ha? Tangka. Mahaba pa rin ang buhay. So, hindi kung pagbabasihan natin material na bagay, eh, blessed ka. Hindi totoo yan. So, blessing and curse. Huwag mo sabihin sa akin, blessing, may sakit ka. Hindi ako naniniwala dyan. Dalawa lang din ang patutunguhan mo, blessing and curse lang kapag sumuway ka. Or sumunod ka, blessing. Kapag sumuway ka, curse. Kaya sometimes, itong mga, may mga nararamdaman, ayoko naman sabihin curse kasi ayoko naman maka-offend. Sorry for my word. Ang gusto ko lang iparating, dapat maintindihan natin, merong pagsubok. O yan, doon na lang tayo sa pagsubok. So, pagsubok na yan, paggising sa spiritual ng tao kasi ang holistic practice ko is based on spiritual law. Kailangan sumunod ka dun sa law kasi may nakasulat naman na kahit ang iyong panalangin ay walang kabuluhan kapag hindi ka sumunod sa pamantayan. So, kailangan mo pa rin sumunod sa pamantayan kasi walang kabuluhan ng even yung panalangin mo. So, kahit na anong panalangin mo, hindi ka naman sumusunod. Oh, sige, ilagay natin sa sitwasyon na ikaw yung tatay. Gusto mo ba bulahin lang kita? Ang bait-bait ng tatay ko, ang pogi-pogi, penging pera. Andiyan mo ganun. Mostly ganun ang mga panalangin. Anong gusto mo? Bubulahin ka ng anak mo o susunod sa'yo sa pamantayan mo rito sa bahay? Kasi itong mundo na to, ang tingin ko rito, ang Diyos ang naglikha. Bahay niya rin to eh. Sino ka ba? Anak ka niya. O so nakatira ka dito sa bahay niya. And yet, hindi ka susunod. So, ang daming, panggising na to eh. For general talaga itong message na to. So, yun. So, sumuway ka, blessing and curse. So, anong ending? Dalawa rin. Tandaan niyo, dalawa-dalawa. Susunod o hindi. Malinis at marumi. Pagkain at hindi pagkain, synthetic at natural, blessing and curse, ano ang ending? Die peacefully and die painfully. Mamatay ka ng natulog lang or mamatay ka ng pinahirapan ka. Dalawa lang ang ending natin dito sa mundo. Kaya yun ang nakakalungkot. Wala na pong oras ang mga tao maghanap ng katotohanan. Ba't ba tayo nandito sa lupa kung sa huli pala ay magtatapos din? Ang lahat ay, lahat ng nagpasarap sa katawan ay yun ang inuna. Ano ba yan? Pagkain ba yan? Sex ba yan? Bagay ba yan? Tao ba yan? Lugar ba yan? Lahat doon nakapokus sa physical. Yun nga rin ang sinabi, kung maaalala nyo, kung may nagbabasa rito ng istorya ni Cain, ang sabi niya doon, kung hindi ba gagawin ng tama ay hindi ba itataas? Kasi hindi tinanggap yung ano niya dun eh. Yung hain niya, kaya nagalit. Pinatay si Abel. So, ang sabi nga dun, sabi ng Diyos,
ang kasalanan ay nasa pintuan lang, ngunit ikaw ang magre-regulate nito. Tandaan nyo, nasa pintuan lang. Anong tinutukoy na pintuan, Miss Jen? The body? Pintuan eh. Asan dyan ang pintuan? Yung mouth. Mouth? Kung anong kakainin. Ang pintuan na tinutukoy niya yung mata. Ah, okay. Kasi may kaisipan ng tao na sinasabi na nag-iisip ka palang nagkakasala ka na. So lahat ng kasalanan mo nagmumula muna sa mata. Lahat ng nakikita mo. Okay? Yun ang nakikita ng mata mo, nagkakasala. Pero may panahon pa para ikaw ay magsisi. Kapag nakita mo pa lang nakakita ka ng pagkain, ang sarap-sarap ng pagkain, kaya lang bawal. Ikaw naman, naisip mo agad, ay, tama, patawarin po kasi nakakita po ako ng masarap na pagkain, kaya lang pinagbawal mo eh. Hanggat hindi mo pa kinakain yun, hindi ka pa nagkakasala. Oh, nakakita ka ng 100,000, eh walang tao. Dalawa lang ang choices mo eh. Kukunin mo o hindi eh. Kaya lang, nakapag-isip ka na, so sabi nila ka, nagkakasala ka na. Totoo naman. Kaya lang, pwede ka pa magsisi. At pag hindi mo pa ginagawa yon, hindi ka pa nagkakasala. So, napakahalaga na pinag-uusapan natin kasi sometimes po, as a holistic doctor, nakita ko na po, kahit lahat na ibinigay ko na sa isang tao, okay? Binigay ko na. Lahat ng tinuro ko, natural, ginawa niya. Hindi pa rin gumaling. Ano kaya problema? Hindi po physical eh. At hindi ako pwedeng makialam doon. Kaya nga walang pwedeng magsabing siya ang nagpapagaling. Kaya ang doktor hindi nagpapagaling. Bakit? Hindi nga tayo may-ari ng katawan eh. Nilagay ka lang dito eh. Meron kang purpose dito. Dapat maintindihan mo yon. So, kapag may nagsasabi na pag siya nagpapagaling, doktor, eh kasi pag yung pagkakalam ng iba eh, pag sinabi ng doktor, ah, ano ba yung doktor? Papagaling, manggagamot. Ah, nahihiya na po ako doon kasi nung maintindihan ko yung katotohanan, hindi po. Paano kung ang tao na yan ay sinusubukan na ng Diyos? Kapag may sakit, may cancer na lahat na ginawa mo natural pero wala pa rin. Oh, ibig sabihin, spiritual ang pinag-uusapan. Hmm. Etong milagro, nanalangin, naghumingi sa lahat ng kapatawaran sa Diyos. Talagang tinalikuran niya. Dati siyang magnanakaw, mamamatay tao. Ewan ko kung nang rape pa yun. Pumalikod lang sa kanyang kasalanan, bumalik sa Diyos. Hinanap ang katotohanan ng Diyos. Milagro, gumaling. O paano ngayon gagawin natin to? O sino tayo ngayon para makialam? Para magsabi tayo ang nagpapagaling. Kaya nakakahiya eh. So, ang holistic doctor, yan lang po ang dapat maintindihan. Kaya nga, yung as a founder of holistic medicine, ang tinatarget ko yung espiritu, hindi ang katawan. Kasi sumusunod lang po ang katawan. Kung ano ang naintindihan ng espiritu, yan lang. So, hindi ako nahihirapan pag-usap. At saka, ang nakakalungkot lang, meron pang mga, may comment ako nabasa, quack doctor. Talaga? Sige nga. Ano bang ibig sabihin ng quack doctor? Alam, ang quack doctor po yung walang ginawa kundi na lang magbenta. Synthetic man or natural. Kung gusto mo makatulong, wag yung iisipan mo, pag-iisipan mo, pagkakakitaan mo yung tao. Hindi naman masamang ano eh, maghanap buhay, hindi eh. Kaya lang, halos lahat gano'n ng ano, puro na lang, uy, inumin mo to kasi napakahusay nito. Nakakatulong to sa katawan natin. Napakagaling. Ang tanong, yung hinalukan mo ba may pera? Yun ang problema, wala palang pera. So isang malungkot doon, hindi mo natulungan. Kung talagang gusto mong makatulong, kaya nga tayo ay guide lang. Kasi nagkakasakit din tayo at namamamatay rin tayo. So hindi tayo pwede magsalita na tayo nang gagamot. Guide lang, mostly yan ang talagang doctor. So, yun, sasabing quack doctor. Teka, sino bang mahilig magbenta? Meron nga, may nakalagay pa na RX dyan eh.
RX, RX pa yung ginagamit nilang for prescription. So, ayoko man maka-open pero kailangan malaman din yung kung saan nagmumula para wag akong pagbibintangan na wak. Kasi papaalam ko sa'yo na lahat ng sasabihin mo sa akin, ikaw yun, kung sino ka mang nakikinig ka. Kasi yun ang ano niya sa akin eh. Kaya nga, ayoko yung may magko-comment na patunayan mo kasi, mahirap kasi mag-comment ka. Hindi mo naman kaya patunayan kasi one-sided ka lang. Umaten ka rito sa Gising Maharlika at dito tayo mag-usap. Gusto ko lang ng ano, nung tapatan. Walang, kaya nga merong nakikita ko, napapanood ko sa Facebook, ang dami na nagtatalo na. Totoo naman, nakakatulong naman yung mga natural, mga herbal supplements eh. Tapos babanatan ng isang MD sa ano ba yun? Kita ko na sino ba yung tumitira. Lahat ata ng mga naturopathy practitioner dito, tinira ng ano na yun eh. Sino ba yun? Di ko alakit. Ano bang pangalan nun? Hindi ko kilala. Sino? Yung sikat? Doc Adam? Hindi yun ha. Hindi ko alam yun ha. Doc so, Adam? So, Pilipino ba? Sisilipin natin ang practice ng synthetic drugs. Hello? Hindi po siya 100. Sometimes, hindi ko rin maintindihan kung talaga ba talagang nakakatulong eh. Kasi nga, marami na umiinom. 30 years na iniinom yung mga maintenance eh. Wala naman. Kasi maintenance nga eh. Maintain mo yung sakit pero hindi mo ina-address ang ugat. Hindi mo tinuturo o bakit ba nagkaroon ng high blood pressure. Yun pala, malapot lang ang dugo. Yun pala, marumi lang pala ang dugo. Kasi hindi mo tinuro yung tamang pagkain. Kaya yung tao, ang dumi-dumi ng dugo. Paano namin nalaman? Nasisilip na po sa microscope kung gaano karumi yung dugo ng tao. Hindi po diagnostic tool ng microscope ha. Pero lalabas na yung sentido common mo na yung dugo, hindi na nagpo-flow, napakalapot na, dikit-dikit na. Oh, hindi pa ba, wala ka pa bang sentido common? Hindi right common sense kasi matagal na yan eh. Iba yung right common sense, term ko na lang yon. Kasi halos lahat ng scientific literature eh, nasilip ko rin. Sabi ko, mukhang ano, may problema. For example, COVID. Nagkakagulo ang mga tao sa buong mundo, especially dito sa atin, sa Pilipinas. Eh, sino ba may kasalanan? Hindi ba tayo rin ang may kasalanan? Tayo ang nag-tolerate ng mga synthetic drugs na yan? Kasi bakit? Hindi na kayo, wala nang tiwala sa Diyos eh. Kung totoong may Diyos, sige, dapat alam mo kung ano yung pamantayan niya na malinis lang ipapasok mo sa katawan mo. Para hindi mo abutin yung metabolic acidosis or acidity or nadumihan yung dugo kasi malinis lang ang gusto niyang ipasok mo sa bibig mo. So, anong ginawa? Yan high blood pressure, saan ka nakakita? Kaya nga nakakalungkot yung sakit noon, sakit pa rin po ngayon eh. Wala niya nagbago ba? So kung ilang years na nag-exist yung synthetic drugs na yan, wala namang gumaling. Eh yung itong good news, bakit? Yung mga natulungan ko ng mga may karamdaman, yung mga nainom ng pagkatagal-tagal na 30 years na, hindi na po sila umiinom ng kung ano-ano ng synthetic drugs, ba't buhay? Sabi pa nga sa akin nung isa, duda pa nga, anako Dok, naku, yung maintenance ko, hindi ko naiinumin. Diba? Hindi ako may-ari ng katawan. Ikaw magdi-decide. Katawan mo yan eh. Kung gusto mo synthetic, di synthetic. Kaya lang ang problema, paano kung meron kang leaky gut syndrome? Hindi po na-explain na meron tayong enteric or bilay sa bituka, yung parang fingerlings. Siguro may nakakaintindi dyan. Yung tuwalya ba? Nakita nyo yun sa kare-kare? May parang yes. Fingerlings doon. Yes. So, ang papasok doon, nanoparticles lang na mga minute na nutrients na breakdown na ng katawan mo. Ano ang sinasabi kong leaky gut?
napunit na siya kasi nagkaroon ng damage yung lining ng enteric villi. So lahat ng naabsorb mo na nutrients dumiretso na sa dugo. At saka yung hindi natutunaw. Yung mga synthetic drugs, for your information guys, hindi po natutunaw. Walang enzyme. Okay? Walang enzyme na ginawa ang Diyos to break down these foreign particles. Kaya ano mangyayari? Magkukos ng pollution sa dugo yan. Magpo-form yan ng arterial plaque buildup, mga blood clots, inflammation, irritation sa lining ng artery, magbabara sa kidney. Oh, congratulations. Dialysis. So, paano ngayon yan? Kasi dinumihan mo yung dugo eh. So, ayun ako. Yun ang problema. Malaking problema ito. Yung mga may diabetic naman dyan, nagtitake ng mga maintenance for insulin. Yung mga, no, mga ganon, tinuturok, mga insulin. Ibig sabihin, lowering ano, glucose drugs. Okay, medication. So, ang problema naman, kasi meron akong in-experiment eh. Meron akong pinakain sa buffet. Matagal na yun, sa Mokoji. Tatlong kaibigan, kakilala. Tatlong oras kami, may mga umiinom ng maintenance for diabetic. Yung isa, 8 years. Yung isa, ay 10 years yung isa. Yung isa, 6 years yung isa, 5 years. Kain kami ng ano, may mga diabetes yun ha. May mga maintenance yun. Sige, kain kami, 3 oras. Pero daan-daan lang ha. Baka naman bigla na lang itong magtaasan ng glucose eh. Bigla na mag-collapse itong mga to. So dinahandahan ko sila. So ano nangyari? After 1 hour or 2, connect ko yung mga glucose nila. Yung isa, 400. Yung isa, 800. Yung isa, hindi na mabasa. Tanong ko sa kanila, yung 400 ano nararamdaman? Wala. Yung 800, wala. Eh yung ano, yung hindi na mabasa ng glucometer. Oh, sabi niya, sakit mo, parang ano, lightheaded, parang gano'n, nahihilo akong konti at inaantok. So, ganito lang gagawin natin. Within 6 to 12 hours, hindi muna kayo kakain. Okay? Hindi muna kayo kakain. At ang gagawin niya lang, salt and water lang. So, ganito lang gagawin natin. Talagang minonitor ko yung mga yun. Within 6 to 12 hours, hindi muna kayo kakain. Wala pa nga 12 hours eh. Siguro mga 8, mga ganun. Pero ang ano ko talaga, at least 12 hours. So, kinikuli yung mga yun. Na-found out ko, nag-normalize. Nag-normalize siya. Yung pinakamataas lang, may mataas pa rin, nasa 300. Pero yung dalawa nag-normalize na. Ang tanong nila sa akin, Dok, ba't ka no nag-normalize? Wala kaming ininom. Ha? Hindi nyo ba alam na kapag hindi ka kumakain, yung present na glucose sa dugo mo, gagamitin na yan for future energy use. Kasi meron ka ng reserve, eh, nandun tumatakbo sa dugo mo. Eh. So, ang problema lang, kapag hindi ito nakaya ng katawan, mababa yung tolerance mo sa acidity and toxicity, ang sunod na kakambal ng pagtaas ng glucose ay ang paglapot ng dugo kasi acid forming yan. Ang susunod na mararanasan mo, pananakit ng ulo, high blood pressure. Kaya lang yun, matataas ang tolerance nila. Yun lang ang na-observe ko eh. So, sabi ko,